Ay, naku, alam niyo po, ibang ginhawang hatid ng mga aso sa tuwing lalapit sila at maglalambing sa atin, di ba? Kaya naman hindi nakapagtataka na nagkakaroon ng tinatawag na therapy dogs kung saan naglilibot ang mga trained dogs sa mga ospital, nursing homes, at therapy centers para naman ipet sila ng mga may sakit. Actually, sa animal-assisted therapy, hindi lang aso ang maaaring gamitin. Pwede rin dyan ang kabayo, llama, at dolphins. Mm. Sila kasi yung mga hayop na maaaring matrain. Ay, nako, talaga naman. Kaya ngayong araw, kasama natin si Lauren Villena ng Philippine Animal Welfare Society of POS. Kasama niya rin si Hailey, ang kanyang West Highland Terrier. Na unang araw bilang Dr. Dog ngayon. Dr. Dog ba ngayon yan? Yes. Kaya papakita natin. At kasama rin natin si Dr. Ed Unson, isang veterinarian. Good morning. Good morning, Doc. Good morning. Yan, si Lauren. Ayan, Lauren. Ano? Doc, yung ano ba mga particular na aso yung swak na maging Dr. Dog? May mga breed ba ng aso? Well, generally, yung disposition ang hirap kinahanap. So, yung mga gentle pets lagi. So, pwede maliit, pwede malaki. Okay. Dapat gentle lang. Yung hindi lang nabibigla. Pwedeng ipet. Pwedeng, like example ng mga dogs. May native, mixed breed. Yung Aspin pwede. Pwede. Golden retrievers. Certain pets, no? Small or big. Yung mga chihuahua. Basta yung hindi nagugulat. Kasi kailangan yung pag-pet, hindi yung nabibigla yung pasyente. Chihuahua yata nagulat kasi hindi, dahil malaki na yung mata niya. Imbis na ma-relax sila o ma-therapy sila. Baka makagat pa sila. Kaya ma-stress pa sila. Kailangan i-train yan. Dok, ligtas ba yun? Kasi yung sinasabi nga, yung ibang mga aso na tinatawag na doctor dogs, nagre-rounds pa sa mga ospital. Syempre, yung iba may mga sakit. Ligtas ba yung aso? Ligtas ba yung mga may sakit dun sa pag-rounds ng mga aso? Yeah. I think by it's on schedule. Certain hospitals only allow this. Mm-mm. And only on certain times. Mm-hmm. Is that right? Yes. Okay. Yes, sa inyo. Actually, sa konti pa lang yung hospitals na napapasukan namin, ano? Mm-hmm. Like ang PCMC. Oy, dito. Philippine General Hospital. Mm-hmm. National Children Hospital. Uh-oh. So, Vilo na, nakapasok na rin kami. Mm. Siyempre, kailangan lang. Malinis yung mga aso. Ito yung mga aso na they come from loving homes, nakatabi pang matulog. Mm-hmm. Yan. So, paano yung pinipili yung pinupunta ang ospital? Paano? Meron bang mga kailangan eh? Actually, may mga nagre-request sa amin. Okay. So, ito yung mga iba't ibang foundations or organizations na tumutulong din. Like yung last time namin sa PGH, may nag-sponsor ng pagpunta namin doon. Lauren, paano nagsimula itong pet-assisted therapy dito sa bansa natin? Actually, dito sa Asia, yung Philippine Animal Welfare Society, nag-start kami noong 1997. So, ngayon, we have around 16 doctor dogs na. 16? Yes, and 3 of them are Aspins, or yung asong Pinoy, ano? So, si Dr. Poy Poy, Leo, and Adonis. Meron kasing mga requirements, ano? So, una, dapat spayed and neutered sila para maiwasan natin yung mga bigla ang aggression due to hormonal instances. Pangalawa, meron kaming temperament test. So, kailangan naming makita na, syempre, ang mga pinupuntahan natin ay mga bata. So, on the top, sino itong kasama natin? Si Dr. Si Hailey. Si Dr. Hailey. Hailey, kakapasa niya lang ng temperament test niya. Kumbaga nagbo-board exam. Kapapasa lang pala niya. Kahapon lang, nakapon na rin siya. Makulit, palaro sa mga bata. Ano nakikita niyo? Pagkakalabang nakapunta na kayo sa ospital, tapos yung mga pasyente na nilambing sila ng mga doctor dogs, ano nakikita niyong epekto no, doon sa pasyente? Ayun. So, yung doctor dogs niya, ang purpose nila is to give happiness. Happiness. Napansamantala man lang ay makalimutan ng mga pasyenteng ito na may sakit sila. So, may pinapakita ba sila mga tricks? Katulad ni Hailey, marunong din siya mag-high five, marunong din siya ng basic obedience. At hindi siya namimili ng, kumbaga, kailangan yung owner lang niya ang i-high five niya hindi, o susunod siya doon sa owner lang niya. Lahat ng magre-request, pwede din. So, kasi sabi nga nila, ang mga aso, ito yung mga instant mong best friend. Mm-hmm. Hindi ka nila huhusgahan, maski na ano pa ang race mo, maski na ano pa ang sakit mo. Iba talaga yung happiness na nabibigay nila. Mm-hmm. Tulad nga ng sabi ni Patch Adams, di ba? Mm-hmm. Kung yung kahit na anong gamot
na ibigay sa'yo ng doktor mo kung hindi sila compassionate sa kanilang pasyente. Mm-hmm. Kumbaga, yung emotional stress hindi natatanggal. Mm-hmm. Dok, so, Dok, yun nga, bakit ba napaka-epektibo at talaga bang base sa pag-aaral worldwide itong pet-assisted therapy? Yeah, sure. Well, because, especially with a dog, no? They say, well, as proven, it's man's best friend. So it's the unconditional love, yung gentle presence, yung maski nandyan lang siya sa'yo, katabi mo, alam mo na minsan nakakalimot mo may sakit. Tapos yung love, it's an unspoken love. Even if it's not yours, yung dog hindi sa'yo. Yes, but it's always a gentle dog. No? Kasi pag yun, aggressive, yung nainis yung pasyente, those are, it will irritate, not be compassionate. Mm-hmm. So, kailangan talaga yung, it's assisted presence, the gentle presence, unconditional love, pwede lang paghawak. It's known that pag pet ng pet, when they pet the dog, it lowers blood pressure. Mm-hmm. Those who have heart diseases, heart problems, it's a very calming effect. Mm-hmm. Also, those with mental disease, you know, mental problems, it also gives them a calming effect. Nakaka-relate sila. Kasi pag tao, minsan nakaka-intimidate yung tao. Pag pet, hindi. So you can use cats, certain cats, no? Yung fish, very effective ang fish. Yes, no? Nakakalma ang isda. Pag nakita mo lang, lumalangoy. Parang hypnotic. Parang gusto mo lang ma-relax yung mind. Manood ka lang ng ano, tinan mo sa aquarium. Marirelax talaga. Doctor, hey! Dr. Hailey, say hi! Hi! Ano yung mga tricks niya ni Dr. Hailey? Si Hailey, marunong siya ng basic obedience. At saka, high five! Sige, high five! Hailey! Dr. Hailey! Ay, kahit studio to, Hailey, high five! Mm-hmm. Sometimes they'll say, wag ilapit yan kasi baka maasma. But actually, yung pet is very therapeutic. So even with the elderly, they can relate. They know that there's somebody here who loves them. Nakita ko lahat ng mga, a lot of elderly patients, when there's a dog beside them or a cat, may oras na magpet lang sila, ilalagay lang sila. They're very, ano, they look forward to it actually. Mm-hmm. Tapos minsan humahaba yung buhay nila kasi they really look forward to seeing their pet. Mm-hmm. Anong binagdaraan ng training ng mga aso bago sila makapasa dun sa sinasabing test, kumbaga, para maging doctor dogs? So sa doctor dog, yung temperament na namin, syempre kailangan namin makita na calm sila. Even if we pull their ears their fur. Kasi syempre yung ibang mga bata nanggigigil. Dapat hindi sila magre-react. Kasi nga, they come from loving homes. So alam nila, at tiwala sila. Walang mangyayari sa kanila. Kasi mga bata, pag nakakita yung panggigilan eh, no? O kaya kurutin, ano? Kasi ang mga pinupuntahan namin ay hindi lang mga bata sa mga hospitals. Andiyan na rin yung mga home for the aged, mga disabled childs, sometimes schools, mga schools for special children. Gano'ng katagal yung training na yun? Ang kailangan lang kasi, yun nga, spayed and neutered, and maganda yung temperament nila. So, kapag ka-tinest sila, dun sa base namin sa Philippine Animal Welfare Society, yung temperament test, hindi sila mag-react masyado. Oo nga, kasi di ba, nag-react minsan yung aso. Importante yung, kasi may mga bata biglang ginaganyan. Yes! So, dapat hindi gulatin. Or any loud noise, hindi yung nairita. Kaya higitin yung mga balahibo niya, di ba? Magagalit siya. Dapat very gentle. Kasi pag kinapon yan, nahuhuli yung aggression. Especially for the male. Kailangan pala ikakapon yung ano, yung aso. Maraming health benefits, hindi lang behavior benefits ang pagkakapon. Naiiwasan yung mga unwanted diseases like TVT, ano pa ba? Payomitra. Meron na ba nag-request sa inyo mga pasyente na dahil nga sa tingin nila, maganda yung idinulot ng na therapy sa kanila ng doctor dogs, dito na lang siya muna, lapi, ganon? Actually, marami kaming mga talagang story ang nakakabighani sa doctor dog experiences namin. Yun na yung minsan pumunta kami ng PCMC. At meron dong isang bata na kakat-chemo niya lang. So, iyak siya ng iyak.
Tapos, nung nakita niya si Dr. Adonis, isa sa mga Aspin na doctor dog namin, tumigil siya sa pag-iyak. Tapos lumapit sa amin yung nanay niya, sabi na nanay niya, kanina pa umiiyak to, hindi namin matigil kasi nasasaktan nga yung bata. Pero nung nakita niya yung mga aso at kung paano sila makipaglaro dun sa mga bata, dumigil yung pag-iyak niya. And then after the doctor dog session, hindi na muna siya umiiyak. Nakalma siya. So Doc, it's partly psychological. Well, it has a mental effect. Like, especially like with Kabang, the dog in the States. There was a family na nagmaneho ng layo-layo para lang makita si Kabang. And that was also a child who had chemotherapy. And they really wanted to visit. Nakita mo talaga yung effect ng pet. It's very calming. And then they, even for the family, when they see that the patient is calm, it helps the family also. Si Lauren, kasama niyo pala si Lali. Si Lali? Si Carla Abriana. Para magbigay ng therapy sa mga dogs. Sumama na siya sa amin isang beses sa isa sa mga doctor dog sessions namin. Actually, meron na rin kaming mga ibang photo ops with Lali, Miss Carla Abriana. Kasama yung mga doctor dogs namin. Hopefully, in the future, siya yung maging ambassador din namin for the doctor dog program. Yung sabihin niya kay Vincent, Wala naman pakialam sa kanya si Vincent. Wala na ba? Ito naman si Vincent. Bakit natatanggol pa naman siya? Doc, at saka Lauren, gaano ba katagal normal, halimbawa pag nag-rounds yung mga aso dun sa mga pasyente, gaano katagal yung pinaka-effective na stay ng mga dogs para mag-cause ng calming effect, para ma-therapy yung mga pasyente? Kasi diba, ilan lang yung mga doctor dogs na yan. So, syempre, mag-rounds yan sa ilang mga pasyente na nangangailangan ng kanilang tulong. So, gaano ba katagal sila mag-stay dun sa pasyente ngayon? Well, it also depends on the protocol ng hospital, kung gaano katagal, no? But generally, just the steady presence. And then it's the stroking. And some pets, magdidila yan eh. So, it'll also have a calming effect also. Kasi yung saliva ng pet, it's also healing. Sa inyo yung experience, Laura, ilan? Usually, gaano katagal? Para makita mo na, wow, nakatulong si Dr. Like Dog. Yung nangyari nga dun sa isang bata na iyak ng iyak, di ba? Yung last session namin sa PGH, sa Cancer Ward, Tapos, nakipaglaro kami sa kanila sa lobby. And then, nakita namin yung mga ngiti ng mga bata. Nakipaglaro talaga sila. And, after nung Dr. Dog session namin, nagkakwentuhan sila. May isang aso, ganyan, Tapos, syempre, yung experience na pinag-uusapan nila. Masaya pa rin nila. Nagsistick talaga. Gano'ng katagal? Hanggang ilang oras? Siguro, minsan tumatagal kami ng 1 hour. Minsan pinagbibigyan kami na mag-room to room. So yung sa PGH last time, pinayagan kami na pati dun sa mga bata na habang nakikimo, naka-stroke sila dun sa mga dogs. Na kahit na nakikita mo, minsan umiiyak pa, meron na isang umiiyak pa. Tapos na nakita niya lang yung aso, ngiti lang siya. Tapos masaya na siya. Siyempre nakakatuwa naman pag gano'n, kahit paano kung nakakatulong ka, diba, sa mga may pinagdaraanan sa buhay, diba? It's the well-being kasi. It adds the well-being. Kung halimbawa, yung ospital na yon hindi nila pinapayagan at gusto nung pasyente talaga na makaranas nung therapeutic effect ni Dr. Dog, saan sila lalapit? Saan sila tatawag? Sa POS lang? Sa POS, yung landline namin is 475-1688 or pwede silang mag-email sa philpos@yahoo.com. Parang kailangan ni Alona yung si Dr. Dog. Gusto mo Dr. Dog, Alona? Kapatid ako ni Daphne. Sumisili. Ay, nako. Nako, maraming salamat po. Si Dong Edenson. At syempre kay Lauren Villena ng POS para sa pakikipagkapian at pwede saan. At syempre kay Dr. Haley. Haley! Dr. Haley, good morning po. Thank you for coming.